mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Innovations transforming lives. BatStateU-lat Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University mission: a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development.
University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College Goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng BatStateU, aras off na subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong number one. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Ang mga balitang napapanahon at rumagas sa mga isyong nilambas pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga impormasyong nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Live! Mula sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan. DWRS 96.5. The Voice and Rhythm of the Sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang BatStateU-lat sa Umaga! Ulat sa Umaga. Ulat sa Umaga. Pinakanapapanahon, pinakabagong mga balita. Pakinggan ang buong bansa ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the
stream sa inyong pinakaborito kanan ng Batangas State University Arasok Nasugbu. Isang pagpalang araw para simula na ang isang oras ng makabuluhang balitaan na BatStateU-lat sa Umaga! At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita! Para sa unang pasada ng mga balita, isang Batanggenya top 5 sa katatapos tamang na architecture licensure exam. Mga magsasaka sa Batangas, si nanay na maging entrepreneur. Kauna-unahang molecular laboratory sa Calabarzon na pasado sa isipalang 2022 and external quality assessment. Lalaking nagnakaw ng panabong na manok sa Padre Garcia, Batangas, arrestado. British at American national stawi sa maghihiwalay na insidente sa bayan ng Kalatagan at Talisay, Batangas. At mga nakagpuang patay na isda sa Liyan, Batangas, inaksyon na ng Bicar. BatStateU-lat sa Umaga! Para sa unang ratsyada ng mga balita, isang Batanggenya top 5 sa katatapos lamang na architecture licensure exam. BatStateU-lat sa Umaga! Ang bunga ang hirap at pagod sa pag-review para sa architecture board exam 2022 ng 25 years old na si Lady Joyce Castillo ng San Jose, Batangas. Kapanayam ng Brigada News FM Batangas, nagtapos si Castillo sa Batangas State University Alamilan Campus at sinabi nitong ipinagpalungan na ang top-notcher spot matapos na maramdamang kakayanin ipasa ang naturang examinasyon na kung saan naging top 5 nga sa Castillo sa inilabas na resulta kamakailan naman. Castillo ay nakakuha ng rating na 81.5% at ayon sa kanya, dasal at pag-usap ang naging pupuno niya sa tagumpay. Umaasa masisipin siya o siya aniya ng kapwa niya mga estudyante. BatStateU-lat sa Umaga! Samantala, mga magsasaka sa Batangas, si nanay na maging entrepreneur. BatStateU-lat sa Umaga! Nagbunga na nga ang pag-asalay mula sa Kabaligad sa Kabuhayan on Sustainable Agriculture Program o KSK-SAP ng ilang magsasaka sa Batangas nang itinampok ang kanilang mga produktong sariwang prutas at gulay sa Farmers Market Day sa SMC Ilipa tuwing araw ng Biyernes. Sa tulong ng naturang programa, naturuan sila kung paano magtanim at mag-ani ng mga delikalidad na produkto at kung paano maging entrepreneur sa gitna ng mga suliraning pang-ekonomiya. Limitadong espasyo na lupang sakahan at pabago-bagong kondisyon ng panahon. Nabiyaan din sila ng pagkakataong maibenta ang kanilang mga naani sa mga pop-up booth ng SM Malls. Nang sa mga beneficiaries sa probinsya ng Batangas ay ang mga nagtapos mula sa bayan ng Padre Garcia, Batch 28 ng KSK Staff. Matatandaan ang KSK SAP ay isa sa mga programa na inulunsad ng SM Foundation Incorporated para sa mga magsasaka. BatStateU-lat sa Umaga! Samantala, kauna-unahang molecular laboratory sa Calabarzon, pasado sa isinagawang 2022 External Quality Assessment. BatStateU-lat sa Umaga! Pasado ang Imus Molecular Laboratory matapos makakuha ng perfect score of 10 over 10 sa isinagawang 2020 External Quality Assessment ng DOH, Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ayon kay Imus City Mayor Emmanuel Maliksi mula sa kanyang Facebook page, ito ang kauna-unahang molecular laboratory ng Calabarzon at hangad dito na maging modelo ang pasilidad sa pagpapatupad ng mga pamantayan ng mga kinaukulan. Ipinabatid din ni Mayor Maliksi ang malugod na pagbati sa mga kasamahan sa City of Imus Molecular Laboratory. BatStateU-lat sa Umaga! Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang ilang patalastas. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour.
lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon, kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa Umaga. BatStateU-lat sa Umaga. Sa pagkapatuloy ng ating mainit na mga balitaan, lalaki nagnakaw ng panabong na manok sa Padre Garcia, Batangas, arestado. BatStateU-lat sa Umaga. Arestado ang isang 20-anyos na lalaki matapos itong magnakaw ng isang panabong na manok sa Padre Garcia, Batangas. Kinilala ng Padre Garcia Municipal Police Station ang suspect na si Jaime Cordero, residente ng barangay poblasyon ng naturang bayan. Base sa investigasyon, isinuko ng mga barangay tanod ng nasabing lugar ang suspect pasado alas 10:20 ng gabi nitong Sabado matapos itong nakawin ng isang panabong na manok na nagkakahalaga ng aabot sa 5,500 pesos sa isang lalaki na nagbebenta umano ng mga manok na panabong. Dahil dito, maharap sa kasong pagnanakaw ang suspect na ngayon ay nasa kustodiya na ng nasabing himpil. Samantala, British at American national sawi sa magkahiwalay na insidente sa Batangas. Natagpuan ni Angelita Lodge ang kanyang asawa na si Graham Watson Lodge, isang British national na nakahandusa at walang malay sa harapan ng kanilang bahay sa barangay Balas sa bayan ng Talisay sa Batangas. Sa laysay nito na sinubukan pa di umano na i-revive ni Angelita ang kanyang asawa. At ayon kay Ginang Lodge ay lumabas pa ang kanyang asawa na naglalakad-lakad bandang alas 5:50 na ang hapon. Excuse me po, mula sa medical history ng biktima ay napag-alaman na mayroon itong hypertension dahilan upang maaaring maging isa sa rason kung bakit nangyari ang nasabing insidente. Samantala, sa kahiwalay na insidente, nasawi sa Calatagan, Batangas ang isang American national na kinilalang si Jeffrey Wagner, 60 taong gulang. Mula sa salaysay ng kanyang bayan na si Edfin Telebrico, na pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga ang iniinda ni Wagner bandang alas 8 ng umaga mula sa kanilang pangingisda. Bilang aksyon ay dinala ni Jeffrey si Wagner sa Calatagan Medicare Hospital, ngunit huli na ang lahat dahil nasawi rin to habang itinatakbo ang biktima sa ospital. Mula sa medical history ni Wagner ay napag-alaman ng mga pulis sa kanilang investigasyon na mayroon itong diabetes at hypertension. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin isinasagwa ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Samantala, mga natagpuang patay na isda sa Lian, Batangas, inaksyonan na ng BIFAR. Tumambad ang mga patay na isda sa ilog ng Lian, Batangas ito lamang Linggo, June 26. Ayon sa municipality ng Lian, ang insidenteng ito ay fish kill o pagkamatay ng isda mula sa ilog. Kaugnay nito, ipinagbabawal muna ang panghuhuli ng isda sa nasabing ilog upang makaiwas na din sa dulot na sakit mula sa mahuhuling isda dito. Kinuhanan na rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ng sample ng tubig ang nasabing ilog upang malaman at matukoy na din kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng mga isda dito. Pinalalahan naman ng publiko at mga residente na mag-ingat. Yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Nakapagpabakuna ka na ba?
Ang mga bakuna na nagawa ng iba't ibang kumpanya sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng napakalaking potensyal at bisa upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Ang bakuna ay makakatulong sa iyo ng malaki upang hindi mahawa o makuha ang sakit na COVID-19. Ito ay isang immunity na maaaring taglayin ng sinumang mababakunahan. Ito rin ay isa sa pinakamabisang hakbang upang maiwasan ang malalang pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang pagpapabakuna ay hindi lamang makakatulong sa iyong pangsariling kaligtasan, bagkos ay makakatulong din na maiwasan ang maging carrier o tagadala ng sakit at makahawa sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang pagsuot ng mask at pagdistansya sa kapwa ay makakatulong sa pagsugpo ng COVID-19. Ngunit, mas makakatulong pa rin ang bakuna para sa garantisadong proteksyon. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Oras natin, 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa umaga. BatStateU-lat sa umaga. Narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. BatStateU-lat sa umaga. Mangingisda sa Real Quezon, nawawala. Kita ng isang courier company sa Imus, Cavite, nilimas ng sariling trabahador. 36 na mga bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Calabar Zone. 3 magkakahiwalay na aksidente sa Batangas na itala, 3 patay, 3 sugatan. At para sa ating balitang good news, isang retiradong guro nagtuturo sa mga bata sa isang lansangan sa Maynila. At sa pagkapatuloy ng ating balitaan, mangisda sa Real Quezon, nawawala. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad sa mangingisdang nawawala mula sa barangay Tignoan, Real Quezon. Ayon sa pahayag ng kapwa nito, mangingisda nito lamang Sabado, nadaanan niya ang bangka ng kasamahan nang siya'y pauwi na at napansin na wala nang nakasakay rito. Kaagad na nitong hinila sa Pampang ang bangka at pagkatapos ay ipinaalam sa mga kinauukulan ang nasabing insidente. Ayon sa huling ulat ng mga otoridad, upang mas mapabilis ang paghahanap sa mga mangingisda ay nakipag-ugnayan na ang mga kawani ng MDRRMO at Philippine Coast Guard sa mga residente at opisyal ng nasabing barangay at mga karatig bayan. Samantala, kita ng isang courier company sa Imus, Cavite, nilimas ng sariling trabahador. Hindi na nakapag-remit pa at nasa kulungan at nagtungo ang isang empleyado ng isang courier company. Ito ay matapos masakote ng mga kapulisan matapos limasin ang aabot sa 300,000 pisong kita ng nasabing kumpanya. 24 ng Hunyo nang madiskubre ng branch manager ng courier company na wala na at tila sinimot ng sospeka ang lahat ng kita ng buong branch na may halagang 294,566 pesos and 55 centavos na sana ay siyang i-audit ng naturang manager. Ayon sa mga pulis, agad raw na i-report ang insidente ito ng pagnanakaw sa kanilang himpilan kung kaya't kaagad na naaresto ang suspect, ngunit mahigit 2,000 na lamang ang nakuha ng mga otoridad mula sa lalaki. Sa kasalukuyan ay maharap sa kasong qualified theft ang lalaki habang gumugulong pa rin ang investigasyon kung may iba pa siyang kasabwat at nasaan na ang ninimas na pera ng suspect. Samantala, 3 magkakahiwalay na aksidente sa Batangas na itala. 3 patay, 3 sugatan. 3 katao ang nasawi habang 3 iba pa ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa kalsada sa lalawigan ng Batangas. Nasawi ang tricycle driver na si Efren Vargas matapos mabangga ang kanyang sasakyan ng isang truck na kung alas 3:30 ng madaling araw ng Linggo sa bahagi ng Provincial Road sa Barangay Balete sa Batangas City. Nagtamo ng fatal injuries si Vargas at namatay habang isinusugod sa Batangas Medical Center. Samantala, sa Lipa City naman ay iniulat din ng pulisya na si Nalimwell Kimbao at JM Umol ay nabangga na isang sport utility vehicle
habang naglalakad sa gilid ng kalsada ng JP Laurel Highway sa Barangay Maraway, Dakong alas 6:30 rin ng madaling araw noong Linggo. Parehong nagtamo ng mga sugat ang dalawang binata at dinala sa Lipa City District Hospital, ngunit diniklarang dead on arrival si Kiambaw. Sa bayan naman ng Tuwi, aksidenteng nabangga ng nakamotorsiklong si Edwin Katapang ng isa pang motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Sabang at kaagad ding nasauwi si Katapang habang sinusugod sa ospital. Paalala naman ng otoridad, palagi ang mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa panahon ngayon ng tag-ulan. Samantala, balitang may kaugnayan naman tayo sa COVID-19. 36 na mga bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Calabar Zone. Nagpapatuloy sa pagtaas ang COVID-19 cases sa Calabar Zone matapos maitala ng Department of Health ang 36 na mga bagong kaso, dahilan upang pumalo na sa bilang na 537 ang kabuang aktibong kaso. Sa kasalukuyan, pumapalo naman sa 486,240 ang total recoveries matapos makapagtala ng 31 na mga gumaling. Isa naman ang naitalang nasawi, kung kaya't pumalo na sa bilang na 13,480 ang total local death toll. Muli ay paalala ng ahensya na patuloy na sumunod sa mga safety and health protocols upang muli bang bumaba ang kaso sa nasabing rehiyon. Samantala, sa ating pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang balitang nakaka-good vibes. Samahan pa natin ang ating ulat panahon. Kaya naman, manatili kang nakatutok. Dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa ating mata, ilong at ating bibig. Kung tayo ay nauubo o nababahing, siguraduhin may wastong respiratory hygiene sa pamamagitan ng pagtatakip ng ating bibig at ilong. Iwasan ang matataong lugar at malapit na pagsalamuha sa mga taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas. Kung ikaw naman ay may lagnat, ubo, at hirap sa paghinga, siguraduhin magpakonsulta at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Good news updates dito sa balitang Good Vibes! At balitang nakaka-good vibes naman nga tayo, isang retiradong guro magtuturo o nagtuturo sa mga bata sa isang lansangan sa Maynila. At para hatin sa atin ang balitang yan, narito si Shekinah Yuson. Shekinah, BatState, ulat mo. Kilalanin ang 66 anyos na si Lolo Delphine Angeles na isang retiradong guro dahil pinatunayan niya na ang pagbabahagi ng kaalaman ay hindi nagtatapos sa loob ng paaralan. Kaya naman sa isang kalye sa Santa Ana, Maynila, bumalik siya sa pagtuturo at sinimula ng tinatawag niyang Eskwelahang Munti. Bagamat nakasalampak sa kalsada at ang iba ay may dalang silya, makikitang ang lahat ay sabik na matuto mula kay Lolo Delphine. Noong una, napapansin lang daw ni Lolo Delphine na madalas maglaro sa labas ng kanilang bahay ang mga bata, kung kaya't naisip niyang turuan ang mga ito. 1977 ang magsimulang magturo sa isang paaralan sa isang baryo sa Laguna, si Lolo Delphine. Kalaunan ay nagturo din siya sa paaralan sa Paranaque at sa Philippine Science High School. Noong 2021 lang siya ay nagretiro sa pagtuturo, pero tila tinawag siyang muli ng kanyang tungkulin, kaya nitong Marso sinimulan niyang buuin ang tinawag niyang Eskwelahang Munti. Ayon kay Lolo Delphine, nagsimula lang siya sa 4 na estudyante hanggang sa umabot na sa 15, math, English at science ang karaniwang kanyang itinuturo. Pero higit sa kaalamang na ibabahagi niya, marami rin daw siyang natutunan mula sa mga kabataang kanyang tinuruan. Para sa BatState Ulat,
Ako si Shekinah Yuso ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Shekinah Yuso. Samantala, nakuha, narito naman ang ating ulat panahon. At para nga po sa ating magiging lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes, makakaranas ang buong Luzon, syempre kabilang na dyan ang Batangas, ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at paggidlat. Dulot po yan ng low pressure area at habagat. Ayan, kaya dapat tayo ay magdala ng ating mga payong. Sa bahagi naman ng Visayas, na apektado rin ang habagat, asahan rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Sa Mindanao, particular na sa Zamboanga Peninsula, ay asahan rin ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms na dala rin ng habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, aasahan ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at maaari ring makaranas ng mga pulupulong pag-ulan. Samantala, wala pong nabanggit na nakataas na gale warning sa ating mga baybayin sa bansa, kung kaya naman maaari pong makapamalaot ang ating mga kababayang mangisda, pero syempre po no, iba yung pag-iingat, ang paalala. Ang araw ay sumigat kaninang 5:31 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang 6:27 ng gabi. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update, para sa palitan ng piso kontra US dollars, 54.84. Canadian dollar, 42.54. Singaporean dollar, 39.56. Saudi riyal, 14.61. Euro, 57.88. Chinese yuan, 8.20. At Japanese yen, 41 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka-napapanahon, pinaka-bagong mga balita. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga paradyo man o live streaming. Para sa mga gusto pong tumutok sa ating live stream, bumisita lamang po sa ating Facebook page, DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At makita nyo kung paano lumalaglag ang face mask ko every 3 seconds. Kanina pa tong aking face mask, medyo malaki sa aking face, kaya medyo lumalaglag. Ayan. At patiin muna natin ang mga nakikinig sa atin sa ating Facebook Live. Si Alex by Losses Denina, good morning. At thank you sa pagnanotice na mahina ang aking mic. Ayan, naayos natin agad. Kay Ma'am Mercy Sevilla, kay C. Canibas, kay JC Arevalo, at kay Yana Leigh Mendoza Balakiot. Gayon din sa mga nag-share sa ating Facebook Live na si Yurens Guyot, si Irene na Joey Avena, ayan si Alex, at saka si JC. Ayan. Thank you so much po. At ganun din, ano, meron tayong YouTube channel. Mag-subscribe at huwag kalimutang itap ang notification bell para po kayo i-updated sa aming mga latest video uploads. At mamaya nga lamang po, ano, kung kahapon medyo madami din tayong nakasama. I think 7 sila na ating mga nakasamang mga bago nating mga bosses, ayan, mga DJs. Abangan po natin, dahil mamaya lamang may makasama ulit tayo mga panibagong muka. Ano po, abangan natin yan dahil makikipagkulitan tayo sa kanila at makikipagkwentuhan na alamin natin ang kanila mga buhay. Dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At ito na nga, no, wala nang patumpik-tumpik pa ang susunod nating programa, Pusong Ko To, Best of OPM Love Songs. At para nga sa unang kanta na ihahandog ko para sa inyo, narito na ang nakakasakit na huli na ang lahat by Silent Sanctuary. At dahil nga medyo umuulan, tag-ulan, kaya naman kung kahapon inulan namin kayo ng This Band Songs, ngayon naman akin kayong babahain ng Silent Sanctuary songs. Kaya naman manatili lamang, nakatutok dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea.